Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Oh, mama! Ang aga nyo namang nagising. Alas tres pa lang ng madaling araw ah. Hindi pa ako makakatulog sa paghihintay sa iyo. Ito ba ang oras ng pag-uwi ng isang dalaga? Mama, ano ba naman kayo? Sumusobran na ho kayo. Hanggang kailan niyo ba ako itataratong bata? Dalaga na ho ako ah. Yan na nga eh. Dalaga ka na. Kaya iniingatan ka ah. Iniingatan niyo ko? Saan ninyo ako iniingatan? Kanin ninyo ako iniingatan? Dito sa Pilipinas? Anak, alam mo namang maraming masasama ang loob dito. Maraming masasama ang loob? Mama, hello? Bakit ho? Sa Amerika ho ba ay walang masasama ang loob? Kung napag-ingat ko ang sarili ko noong nasa Amerika ako, dito pa kaya sa Pilipinas na mismong bayan natin? Hindi ka pa masyado kasing pinapansin noon dahil bata ka pa. Pero ngayon, dalaga ka na at maganda. Pero mama, pagka nakakalimutan ninyo, mag-isa lamang akong namuhay sa Amerika noon. Pero walang masamang nangyari sa akin. Ngayon pa kaya, nadalaga na ako at naririto na ako sa Pilipinas? Alam mo, marami akong napapanood sa TV na hindi magandang nangyayari sa mga dalaga. Kaya... Napipika na ako sa inyo! Makapasok na nga sa kwarto ko! Audrey! Audrey! Kinakausap pa kita! Bumalik ka dito! Ay, naku. Hindi na ako pinansin. Ang batang ito talaga, oo. Palibhasa, lumaki sa ibang bansa. Kaya dala-dala ang kultura ng bansang pinanggalingan niya. Masyadong liberated. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Claudia! Halika nga, tulungan mo ako dito sa mga dala ko, anak. Inay naman! Nakikita ninyo may ginagawa ko dito eh. Iniisturbo niyo ako. Eh, sandali lang naman, anak eh. Dahil mabigat tong dala ko. Mamaya na ho! Eh, anong mamaya na? Kaninang umaga pa nga dapat i-deliver ang mga damit na ito eh. Magagalit na sa akin si Ma'am Aurora kung hindi pa ito madadala sa bahay niya. Kay Doña Aurora lang pala eh. Hayaan nyo na yun. Eh, mabait naman yun eh. Eh ano naman kung mabait? Aabusuhin na ba natin ang kanyang kabaitaan? Ay matakot naman tayo. Baka magtampo yun. Mahirap pag nagalit ang isang mabait na tao. Hindi yung magagalit, inay. Mabait na eh. Eh kung yan bang pangangatwiran mo sa akin eh, sinamahan mo na ako dyan sa may labasan. Eh, di sinsana eh, nakarating na ako sa paradahan ng tricycle ngayon. Kayo nga dyan ang dakdak ng dakdak eh. Kung umalis na kasi kayo, sa halip na utusan nyo ako eh, di sumakay na lang kayo mag-isa. Ito nga, hindi ko mabuhat-buhat mag-isa eh, dahil mabigat nga. Eh, mabigat pala eh. Bakit ako ang tinatawag ninyo? Bakit hindi na lang kayo magpasama sa iba? Eh, kanino ako magpapatulong? Eh, ikaw itong anak ko eh. Kaso nga, ayoko dahil mainit. Isa pa, makikita naman ako ng mga tambay dyan sa labas. Ah, sige. Magpapatulong ako sa mga tambay dyan. Pero hindi kita mabibigyan ng pera mo. Dahil ang ibibigay kong pera sa'yo, ayun na lamang ang ipang-uupa ko sa tutulong sa aking magbuhat. Sige na. Ang init-init eh. Hindi ko lang talaga kailangan ng pera. Hindi ay, nako, dalyan mo na para hindi na ako abutan ng dilim pag-uwi.
Kanina ko pa nga ito hinihintay eh. Dahil tinanong na ng anak ko ang isa niyang blusa. Ay nako, Ma'am Aurora. Pasensya na ho kayo. At wala akong makasamang magbuhat eh. Madalas kasing wala sa bahay ang aking dalaga. Kaya walang tutulong sa akin sa pagbubuhat nito. Ah, ganun ba? Oho, medyo may kabigatan. Kaya kailangan talagang may kasama akong magbubuhat. Oo nga ano. Eh, ang dami kong palang binigay na labahin nyo. Yung kasing anak ko, maya't maya ay nagpapalit ng damit. Maging ako, dahil sa init ng panahon, madalas din akong nagpapalit. Ah, teka, ito pala ang bayad ko sa paglalabada mo. Dagdagan ko na para naman may pakonsuelo ako sa iyo. Ay nako, huwag na ho. Nakakaya naman ho. Let ko na nga pong ibinalik tong mga damit ninyo eh. Dadagdagan nyo pa ang upa ko sa paglalaba. Ay naku, tanggapin mo na. Eh, nagpamasahe ka pa sa tricycle. Eh, mahirap maglaba, kaya ito, tanggapin mo na ang karagdagan. Ay naku, salamat kung ganoon. Eh, napakabait ninyo talaga, ma'am. Walang anuman. O, papaano? Tatawagin kita ulit pag magpapalabada ako, ha? Oho, sige po. Aalis na po ako. At maraming salamat po ulit. Dito ang bagong damit na kabibili ko lang. Teka, tatanungin ko si Mama. Mama! Oh, anak, bakit? Yung bagong bili kong dress, bakit wala dito sa aparador ko? Eh, di ba ginamit mo na yun nung isang araw? Oho! Eh, baka nandun pa sa salas. Itong si Dolor talaga, oo. Kababata pa eh, ulyanin na. Sinabi ko nang ilagay doon sa aparador na lalagyan ng damit mo. Eh, hindi pala nilagay. Eh, baka nasa kusina yon, nanonood ng TV. Eh, puntahan ko at tatanungin ko kung saan niya dinala yung damit mo. Sandali lang, ha? Dolor! 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 Ma'am? Halika ka sandali. Ma'am, ano po yun? Ay, Dolor, hindi kita pinagbabawalang manood ng TV. Pero sana naman, bago ka manood ng TV, tapusin mo muna ang trabaho ninyo sa loob ng bahay. Eh, ma'am, tapos ko na po ang trabaho ko eh. Eh, bakit yung inuutos ko sa'yo na ilagay mo ang mga damit ng anak ko na ilagay mo na sa aparador yung nilabhan ni Alicia? Bakit hindi mo pa inilagay doon sa lalagyan ng damit niya? Ho! Eh, ma'am, inilagay ko na po lahat ang mga damit sa mga aparador ninyo at aparador ni Ma'am Audrey. Sigurado ka? Opo. Nailagay ko na po doon sa aparador ninyo, ma'am. Eh, at sa aparador ni Ma'am Audrey. Eh, kung ganun, bakit hindi makita ng anak ko ang damit na gusto niyang isuot? Eh, hindi ko po alam. Basta po, inilagay ko na po lahat sa aparador ni Ma'am Audrey. Mula sa mga damit niya, blosa, t-shirts, pantalon, at mga underwears niya. Nilagay ko na po lahat doon. Eh, kung inilagay mo na, eh bakit hinahanap pa rin niya sa akin? Hindi ko po alam, ma'am. Ay, naku. Kung saan-saan mo siguro na ilagay. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Kung saan niya inilagay ang blusa niya o mga t-shirt niya, eh, doon mo rin ilagay. Yung mga nakahangir kung saan niya madalas ilagay, doon mo rin ibalik. Kasi walang pasensya yung Ma'am Audrey mo, ha? Lalo na sa paghahanap. Sige na. Lapitan mo na ang Ma'am Audrey mo at ikaw ang maghanap ng damit na hinahanap niya. Opo, ma'am.
Ano? Hindi nakita ni Dolor ang damit na gusto mong isuot? Hindi ho. Hayan ho ang aparador ko. Dapat sana ay nakahangon na dyan. Hindi kaya tinupi ni Dolor sa harip na ihangal niya, hinalo sa mga blouses mo? Inisa-isa ko na ho ang lahat ng aking madamit. Tingnan kong lahat ng laman nitong aparador ko eh. Pero wala. Ang mahal-mahal pa naman din ang pagkakabili ko noon sa Amerika. Eh, kung ganun, saan napunta yun? Teka, pupunta ako kung saan nilapag ng labandera nating si Alicia. Baka naiwan lamang doon sa salas. Dito ka lang, ha? Ang ulam natin. Masasaya rin naman ng mantika ang labi ko. At hindi lamang laging sardinas ang ulam. Sarap! Ay, ang mabuti pa ay magsandok ka na at nang makapagpahinga na tayo. Magsasandok? Eh, wala pa namang kanin. Ano? Bakit? Hindi ka pa ba nagsasaing? Hindi pa. Ano ka ba naman, anak? Ang magsaing na nga lang ang gagawin mo eh. Kinatatamaran mo pa. Hindi niyo ba nakikita ito, Nay? Bagong manicure ako. Eh, masisira ito kung magsasayang ako. Di sayang ang pera na binayad ko. Oh, at may pera ka pa pala eh. Akala ko ba wala kang pera kaya ka nanginit sa akin kanina? Inutang ko ito. Ano? Inutang mo ang pagmamanicure mo? At paano mo mababayaran ang manicure na yan eh? Wala ka namang hanap buhay. O, diba? Bibigyan nyo naman ako ng pera dahil nag-deliver kayo ng labada ninyo? Oo nga. Bibigyan nga kita ng pera. Pero hindi ibig sabihin na ipambabayad mo lamang ng manicure mo ang perang yon. Ano ba naman kayo, inay? Pera ko na ang bibigyan nyo sa akin. Kaya wala na kayong pakialam kung saan ko gagastusin ang perang ibibigay ninyo. Hindi na nagtanong pa si Audrey tungkol sa bagong bili niyang damit. Siguro, nahanap din ni Dolor. Ang babaeng yun talaga, oo. Nauuna pa yata ang panunood ng TV kaysa sa trabaho dito sa loob ng bahay. Mama? Bihis na bihis ka, anak. Aalis ka na naman pa. Abay, gabing-gabi na. Inimbitan ako ng isa kong kaibigan dahil dispedida niya. Pupunta na siya sa Australia. Pero anak, gabi na. Eh, ano naman kung gabi na? Hindi mo ba alam ang pwedeng mangyari sa'yo sa daan, anak? Nandyan na naman kayo, mama eh. Lagi kayong nag-iisip ng mga negatibo. Nag-aalala lamang ako sa'yo. Dahil iba na ang panahon ngayon. At isa pa ha. Kababae mong tao, gabi na, alis ka pa ng bahay. Kahit na babae ako, taekwondo champion yata ito. Silang dapat mag-ingat sa akin. Eh ano magagawa niyang kaalaman mo sa taekwondo kung baril na ang kaharap mo? Yan na nga ho ang isang bagay sa kaalaman ko sa taekwondo. Eh dahil kaya kong ilagan ang tama ng baril. Tumbling-tumbling lang ang kaharap ng baril nila. Sa malayuan siguro, kaya mo. Eh, papaano, anak, kung tinutukan ka ng malapit sa'yo? Makakailag ka pa ba, ha? Mama, ngayon pa ba kayong mag-aalala? Naririto na ako sa Pilipinas. Relax lang kayo, mama. O, paano, mama? Aalis na ho ako. At huwag na ho ninyo akong hintayin dahil baka umaga na ho ako makakauwi. Inday!
tawagin mo na yung driver. Sabihin mo, alis na kami. Bagay na bagay sa'yo ang damit na suit mo. Siyempre naman! Branded yata to. Oh, opera lamang ba tayo dito, ha? Medyo napagod ako kasi. Ha? Napagod ka? Hindi pa nga tayo nakakaumpis ang sumayaw, napagod ka na kaagad. Napagod ka o lasing ka na, ha? Trabaho pa kasi bukas, kaya kailangan ko ng upay na. Ang bihira ka naman, oh. Lalaki mong tao, at saka, ikaw ang nagyaya. Para ka namang hindi lalaki yan, eh. Hindi pa nga nakakalahati yung bin. Alam mo naman hindi ako uminom, eh. Ano kaya kung uminom na tayo? Gabing kami, no? Uwi! Hindi pa tayo nag-i-enjoy. Nagyaya ka nang umuwi. Halika na! Sayo muna tayo! Mabuti naman at nadala mo ka agad itong mga pinalaba ko sa'yo. Kayo lang kasi, ma'am, ang nagpalaba sa akin kahapon. Kaya damit nyo lamang ang nalabhan ko. Mabuti kung ganon. Ang lalim yata ng buntong hininga ninyo, ma'am. May problema ho ba kayo? Wala naman. Kaya lang hindi pa umuwi ang anak ko. Ho? Saan ho ba nagpunta si Audrey? Ewan ko, dahil pinauna nang pinauwi ang driver niya. Pinag-commute si Igmi at siya na mismo ang nagmaneho ng sasakyan niya. Wala namang nagawa si Igmi kundi ang iwan niya si Audrey. Iba na talaga ang takbo ng kaisipan ng mga kabataan ngayon. Yung anak mong si Claudia, hindi ba kasing edad lamang siya ng anak ko? Mabuti pa nga si Audrey. At kahit paano ay nagpapaalam sa inyo. Yung anak ko, basta na lamang umaalis ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi sinasabi kung saan pupunta. Nagpaalam siya sa akin na dadalo sa isang dispedida. Pero hindi pa nga dito nakakawi. Nagpaalam ulit na may pupuntahan daw party. Hindi ko naman mapigilan dahil sa cellphone lamang kami nag-usap na dalawa. Ay, nako. Ewan ko ba sa mga kabataan natin ngayon. Ibang-iba na ang kilos kung ikukumpara sa atin noon. Opo, Mama. Pauwi na ho ako. Hay nako, baka kung saan ka na naman tutuloy niyan. Tulog ng isang gabi. Sabi mo, pupunta ka ng dispedida ng isa mong kaibigan. Hindi ko alam. Dumiritso ka na pala sa isa pang party. Mama, talagang uwi na ho ako. Kasi inaantok na ako eh. Paano, Mama? Bye, Mama. Sige, anak. Mag-ingat ka dyan. Oho! Love you, Ma. Ay, hindi ang I love you mo ang kailangan ko, kundi ikaw. Kaya mag-ingat ka, ha? Bye! Ay, ang Mama talaga. Super OA. Hindi na nasanay sa... ha? May nag-o-overtake niya. Ha? Yung nag-overtake na sasakyan. Biglang hinarang ang sasakyan sa daraanan ko. Anong gagawin ko? Ano?
Ano nga ba ang gagawin ni Audrey? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligaya.